Siyempre, as usual, huli. Ayan, puring natin ng cross. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. At isang pinagpalang gabi sa ating manonood sa ating every page live. At kami yung samahan sa ating pagpupuri sa ating Diyos. Amen. 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 Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Bagamat tumuulan dito sa Macau, talaga nga naman ang mga anak ng ating Yadol Shaddai ay patuloy na dumadalo sa kanyang gawain. Amen. Amen. At huwag na muna ating patagalin pa. At syempre, sa ating praise and worship, ang maglilin po ay si Sister Janet Cunyado at ang ating maghahayag ng banal na balita na siyempre pagdadaloy ng ating Diyos sa pagpapalat kagalingan. Walang iba ang ating pinagpalang kapatid, Brother Aldrin Galen, at tayo na pong mag-umpisa sa ating pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us welcome the presence of the Holy Spirit right now, mga kapatid. Amen. Amen. Oh, hallelujah. We give you praise. We give you thanks, Lord. We bless your holy name, oh God. Oh, we need you, Holy Spirit. Come, come and fill our hearts. Fill this place. Fill our lives, oh Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Papa,
sanctify your name. We sanctify your name, O God. You are worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan sa oras at pagkakataon ito, Panginoon. Yes, Father. Napakabuti mong Diyos. Dakila ka, tapat sa aming mga buhay. Amen. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang Diyos na walang imposible sa lahat ng bagay. Yes, amen. Kaya't karapat dapat ka lamang na mapapurihan, mapasalamatan sa bawat oras. Oh. Amen. Sa gabi nito, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming mga sarili. Naway patuloy mo po kaming patawarin sa lahat ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Sa isip, sa salita at sa gawa. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Amen. And Lord, salamat sa iyong grasya at habang sa patuloy na ipinaparanas mo sa bawat isa sa amin sa gabi. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos na dapat mapatanggalan. Ikaw lamang ang aming Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa gabi nito, Lord, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang gabi nito. Ang magaganap na gawain, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isang gaganap. Ang aming kapatid na iyong gagamitin sa gabi nito, si Brother Andre Nogan. Samahan mo po siya ng iyong banal na Espiritu. Na sa bawat pagtayo po niya sa harapan ng pulpito, Lord, ikaw na ang makita at mamuna sa kanyang katawan. Samahan mo po siya, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, na ang lahat ng kanyang mga ipapahayag na mabuting balita, Panginoon, at ang bawat makakarinig, Lord, naway ito'y kanilang tanggapin, maunawaan, at maisabuhay, O God. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa, O God, sa gabi nito. Ang mga awit, pagpalain mo rin po ang bawat isa. Nawa, Lord, sila'y makaawit ng naayon sa iyong kalooban. Ang mga instrumento na inyong gagamitin, Panginoon, nawa makatutubin po ng maayos, tamang nota, O God. Patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kapatid na papunta pa lamang dito, O God. Samahan mo po sila ng iyong banal na Espiritu na sila makarating ng maayos, O God, at sa tamang oras, O Lord. Pagpalain mo po ang lugar na ito, Panginoon, samahan mo po ng iyong banal na Espiritu. Amen, Lord. Tunay na po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na mananagumpay sa bawat oras, O God. At sa gabi nito, Lord, inaangkin na po namin na matagumpay ang lahat ng aming gagawin. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang papuri, pananal at pagsamba. Amen. God be with Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa lahat na naman, ang anak ng Diyos, Espiritu Santo. Purihin natin ang Diyos na buhay! Hallelujah! Hallelujah! 1+1+3 Power! 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 Ulan natin ang power! 1+1 equals 3 Power! 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 Lord, help me! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman mga kapatid, tayo muli magpuri sa ating Panginoon. Tuloy na, hindi tayo makapagpuri pag wala ang banal na Espiritu. Amen. Amen.
Lord. Amen. Kagaya din po yan ng mga bata. Pag sila kumakanta o maawit, sumasayaw para sa kanilang mga magulang, tuwang-tuwa ang mga magulang, di po ba? Ganyan din si Lord sa atin. Amen. Amen. He dances and He sings with us. Amen. Amen. Sabi po sa Psalm 34, verses 1 to 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Amen. Amen. Yes, Lord. Together, let us exalt the name of the Lord. Amen. Together, we will magnify the Lord and not our problems. Amen? Amen. And together, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, panahon, we will always bless the Lord. Amen. Bless His name. Amen? Amen? Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya palagi tayong nagpapasalamat sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang pinaka gusto ko pong pinapasalamatan ng ating Diyos ay ang Kanyang pagtawag sa akin. Ganon din po ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya tayo naririto na tinawag niya ang bawat pangalan natin sa gabing ito. Amen. At sa mga nakikinig din sa atin. Amen. Tinatawag ni Lord ang mga pangalan natin upang minsan pa tayo'y makiisa sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, at sabihin natin mahal din natin siya. Amen. Dahil siya naman ang unang nagmahal sa ating lahat. Amen. Mga kapatid, bilang lingkod ng ating Diyos, hindi nga basta-basta. Lalo na dahil nakakaparinig tayo ng Kanyang mga salita. At laging sinasabi ng ating Diyos na kung ano man ang ating mga napapakinggan, ay ating isinasabuhay ito. Kaya naman, sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay, meron man tayo mga pagkukulang, pahin, kasala pa rin naman, patuloy pa rin tayo magpapasalamat sa ating Diyos. Dahil pinili niya tayo, hinirang niya tayo bilang Kanyang mga lingkod. Upang minsan palagi niyang sasabihin sa atin, anak, mahal kita, halika. Lumapit ka sa akin. Dahil tunay nga, puso, Diyos. Ngunit ito lamang, Panginoon, ang aming sasabihin sa iyo. Maraming salamat. Tinawag mo akong lingkod. Tinawag mo akong anak. Tinawag mo akong kaibigan. Tunay nga, Diyos, na ikaw ang aming Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Pinili mo ako sa maraming buhay ko ngayon, buhay ko ngayon, may kalat na lubos.
patuloy po tayong magkakaisa sa pananalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos at aming Amang nasa langit, dakilang Yahweh El Shaddai. Muli sa pangalan ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesus, kami po ay nagkakatipon upang purihin ka at sambahin, upang dakilain ang iyong banal na pangalan, at upang patuloy kang pasalamatan sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ibinubuhos mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at ng kalakasan. Salamat dahil iniingatan mo kami. Salamat dahil sa mga panahon na kami ay nalulungkot, ikaw ang aming kasiyahan. Salamat, O Diyos, na sa mga panahon kami ay nanghihina, ikaw ang aming kalakasan. Tunay nga, Panginoon, kailanman hindi mo kami iniwanan at pinabayaan. Kaya naman muli sa aming pagkakatipon, Panginoon, kinikilala namin ang aming mga sarili na hindi kami karapat-dapat sa kabutihan mo. Kami po'y naninigluhod at nagpapakumbaba. Buong puso, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Nawa sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, linisin at dalisahin mo po kami. Kami, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong awat habag sa gabi po ito. At nawa ang grasya mo, Panginoon, ay patuloy naming maranasan. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo po nawa ang kabuuan ng gabi na ito. Pagpalain mo po ang programang ito kung saan ipinapahayag ang iyong mga salita. Pagpalain mo patuloy, Panginoon, ang mga lingkod mo na walang sawa na sa iyo ay nakikinig. Pagpalain mo ang bawat isang nakarating sa lugar po na ito at kayo din ang mga inaabot ng iyong tinig over the internet. Dalangin namin, Panginoon, na ano man ang aming pangangailangan, patuloy mo po itong katagpuin. Higit sa lahat, O Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita na sa gabi ito ay pakikinggan namin at aming pong pagninilayan. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang ulo ng simbahan at kami ay iyong katawan. Kami ay nagkakatipon, Panginoon, at patuloy kami nagpapasalamat dahil tunay nga iniligtas mo ang bawat isang pusa mo. Muli, Panginoon, sa iyo namin yung pinagkakatiwala ang gabi po ito. Taniniwala kami na ang gabi ito ay magiging matagumpay. At ngayon din, uuwi ang bawat isa sa amin ng mga answered prayers. Ito po ang aming nagkakaisang samo at panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng mag-iisang pananalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Atin pong purihin ang Panginoon. Aleluya, aleluya.
Thanks to me. Blessed be my dear brothers and sisters. Atin pong tunghayan ang mga salita ng Diyos sa gabi pong ito. At kung kayo ay may dalang mga Biblia, buksan po natin sa aklat o sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, Ephesians chapter 5, mula po sa verse 21 hanggang sa verse 33. So akin lamang pong babasahin sa atin pong sariling wika. Ito po ang sinasabi. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa na ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo may mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga. At sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin sa Diyos. Kamusta na ang mga anak ng Diyos? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maramal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. At tanongin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, handa ka ba? Handa ka ba? Lumagpas ako. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Napilitan. Ano pong sagot niya? Amen! Napilitan talaga. Sige po, mali na kayong makaupo. Ayan, diba po, salamat sa Panginoon. So, my dear brothers and sisters, atin po munang batiin yung ating mga kapatid, ano, na nakikinig sa atin over the internet. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At patuloy kayong i-bless ni Yahweh El Shaddai. So, bago tayo mag-start sa gabi ito sa pagninilay natin ng kanyang mga salita, ano, madalas natin itong napapakinggan. At madalas itong ginagamit ng na argumento ng mga mag-asawang nag-aaway at nagpapangayan. So meron po kayo kwento sa inyo. So may dalawang tao, mag-asawa sila, na alas 6 ng umaga sila'y nagsimba. At natao naman na yung second reading ay ito. Sa Ephesians chapter 5. Ano po? So tinagabihan yung lalaki, to cut the story short, tinagabihan yung lalaki, umuwi ng lasing, ano po, at nag-away sila ng kanyang asawa. So sabi nung asawang lasing, sabi nung lalaki, ikaw parang hindi ka nagsimba kanina umaga, narinig ko ba yung sinabi? Pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Sabi naman ng babae, hindi mo rin ba narinig yung sinabi? Mahalin ninyo yung asawang ninyong babae, katulad ng inyong sarili. So, my dear brothers and sisters, palaging ginagamit ito ng mga mag-asawa siguro, no? Lalo mga nagsisimba at nakakapakinig ng salita ng Diyos at nakakaalam ng particular verse po na ito. Not knowing na although this talks about the relationship of husband and wife, not realizing na ito po yung pumapatungkol
sa ating pong ugnayan, sa ating pong Panginoon. Ano po? So sabi nga, ang ating pong Panginoon, Untik na malimutan ni Sister Dana. So, sabi nga po, no, ang ating pong Panginoon, ang ulo ng iglesia. Ayan. So, pag sinabi pong iglesia, ayan. So, pag sinabi pong iglesia, it talks about the church. Ano po, hindi po yung INC na meron tayo sa Pilipinas. Ano po. So, it talks about the church, the body of Christ. Ano po. So, sinasabi nga sa salita ng Diyos na ating pong binasa, ang ating pong Panginoong Jesus, ang ulo ng simbahan, and He is willing to offer His life para sa ikaliligtas ng kanyang simbahan. Bilang ulo, siya ang pumoprotekta. Bilang ulo, siya ang nagpo-provide ng pangangailangan. Ano? So our church and our society mostly is patristic. Pag sinabi patristic, ang tinitignan bilang ulo ng tahanan, bilang ulo ng organisasyon, ng samahan, ay lalaki. Ano po? So kaya sa loob ng tahanan, ang lalaki ang itinuturing na provider ng family. Pero sa mundo sa ngayon, my dear brothers and sisters, ay hindi na necessary, parang hindi necessary sa karamihan na ang lalaki ay nagtatrabaho, ano, at ang babae ay nag-aalaga sa bahay. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, babae yan, pero nandito yan sa Macau, nagtatrabaho. So hindi ko naman sinasabi na yung asawa niyan, walang ginagawa. Kundi, tanggap natin sa kapanahunan na hindi lamang lalaki ang nagtatrabaho. Hindi lamang lalaki ang bumubuhay sa pamilya, kundi meron tayong tinatawag na equal rights. Ano, meron tayong at parehong karapatan sa babae at sa lalaki. At kung anong kayang gawin ng babae, o kung anong kayang gawin ng lalaki, kaya rin gawin ng babae. Ano po? But balikan po natin, ano po yung ating pong nabasa. So, since ang Panginoon po, ang ulo ng simbahan, ano po, tayo bilang mga nasasakupan ng Panginoon at bilang iglesia, dapat po tayong ipapasakop sa ating pong Panginoon. Ano po? And so, Paul's letter to the Ephesians. So, this letter of St. Paul to the Ephesians teaches not only how husbands and wives should treat each other. So what a Christian household should look like. So ito pong sulat ni Apostol San Pablo na ito ay pagpapaalala din sa mga mananampalataya kung paano ang mag-asawa ay dapat nilang igalang, irespeto at ituring ang bawat isa. Ano po? So it's not just about husband and wives but also it talks about our relationship to God. So, as church, bilang simbahan, tayo ang asawa ng Panginoon. We are God's wife. So, Christ is the head of the church and we are the body. Kung nasaan ang ulo, sumusunod ang? Katawan. Sumusunod ang? Katawan. Tama po ba? Kung nasaan ang ulo, sumusunod ang? Katawan. Hindi naman po manananggal ang simbahan ng Panginoon Jesus. Ano? So yung isang part nandun na sa North Pole, yung isang part na sa South Pole. Ano? So kung nasaan tayo nililid ng ating pong Panginoon, doon tayo sumusunod. Since we are the body of Christ. At si Kristo ang ulo ng ating pong simbahan. Siya ang pinakapuno sa ating pong inang simbahan. So ang katuruan ng ating pong Panginoong Jesus, it has passed through many generations. Mula sa mga apostol hanggang sa naging apostol ng mga apostol hanggang sa mga sa panahon po ngayon. Ano po bilang mga mananampalataya, ang itinuro ng ating Panginoon 2000 years ago, ito pa rin ang ating sinusunod. At ginagawa natin gabay sa ating pong pananampalataya. Now, ano po ba ang naging inspirasyon ko bakit ito pong naging topic natin for this evening? So actually, sa Amen po, no, once a month, meron po tayong tinatawag na workers formation. Ano po? So meron tayong tinatawag na workers formation. At next month, ano po next month? December na. Ayan, so malapit na ang Pasko. Ayan, pati yung katabi mo, Merry Christmas. Ayan, pero bago mag-Christmas, meron po tayong Advent season. Ayan, huwag natin kakalimutan ano po, na ito yung kailangan po nating paghandaan. So sa Advent, meron pong once a month to workers formation. At bago po mag-celebrate ng misa, ng banal na misa, meron pong isang inspirational message or inspirational talk para sa mga manggagawa ni Yahweh El Shaddai. At ang topic po for next Tuesday ano po, sa formation ay making house a home. Ano po, kung paano gagawin ng isang bahay magiging isang tahanan. May pagkakaiba po ang bahay sa tahanan. When we say house or bahay, it talks about the structure. Sino po dito may malalaking bahay, taas ang kamay? Aminin, nahiya sila, pahambol. Ayan. Salamat naman sa Panginoon kung meron tayong malaking bahay. Ano po. But a house or a bahay is different from home. Ba ang bahay,
sa tahanan. Merong malalaking bahay, pero hindi mo ma-feel that you are at home. Iba pa rin, kapag ang bahay mo, sariling bahay mo, you feel at home. Hindi po ba mas masarap matulog sa sariling tahanan? Yes. Amen po ba? Amen. Mas masarap matulog sa sariling tahanan because a home is where you feel loved. Home is where you feel safe. Ano po? Home is where you feel you are encouraged. Bakit? Kasi sa loob ng tahanan, ibig sabihin, bahagi ka ng pamilya. And so, sabi nga sa mga kasabihan, ano, madaling bumuo ng pamilya, pero hindi ang magpanatili nito. Para daw po nasabi yan, madaling magkaroon ng pamilya, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng isang family na yun. But, ang pagpapanatili nito, pagpapanatili ng buo ang inyong pamilya, ibang usapan po yun. Bakit? Kasi sa pagitan ng mag-asawa, it takes loyalty. It takes faithfulness. You should build your trust to each other. Tanongin mo yung katabi mo, may tiwala ka ba sa asawa mo? Ayun yung mga may asawa. Ayun na, nagtatawa na sila. Yung tawa na yan, Brad Binsan. Brad Binsan wala. Kasi hindi ko kasama, Brad. You know, sabi nga, madaling bumuo ng pamilya, pero hindi ang magpanatili nito. So sabi nga, ng marriage counselor, no, yung first 7 years sa mag-asawa, napaka-crucial yun. First 7 years sa mag-asawa. Kasi, although, siguro matagal na kayo naging mag-boyfriend or girlfriend, pero sa loob ng 7 years, dyan yung mas makikilala ang isa't isa. Bakit? Kasi sa loob ng 7 years na yan, dyan kayo mag-uumpisa na magkasama sa loob ng bahay. So, dun mo makikita yung hobbies ng asawa mo. Dun mo makikita yung mga magaganda at yung hindi magagandang side ng iyong asawa. Sabi nga, napaka-crucial nun. At sa loob ng 7 years, malamang sa malamang, makakabuo kayo ng pamilya. Makakabuo kayo ng family, magkakaroon kayo ng anak or mga anak. And so, madaling bumuo ng pamilya, pero hindi ang pagpapanatili nito. Kaya nga po, pag nalalaman ko, ano, na yung kanilang family ay 25 years na, hindi sila naghihiwalay, although nag-aaway sila, buo pa rin ang kanilang pamilya, that is one thing to celebrate. Bakit? Kasi we know na kapag tumagal ng ganung panahon at buo ang pamilya, ibig sabihin, naroon sa loob ng pamilyang yun ang presensya ng Panginoon. Bakit? Ito ang layunin ng Panginoon para sa bawat pamilya. Ma-strengthen at mabuo. The family that prays together, stays together. Bakit nananatili ang pamilyang yun? Kasi si Lord ang nagbibigay sa kanila. Amen po ba ang Diyos sa nagpapanatili ng pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan? Another, madaling maging magulang, pero hindi ang magpaka-magulang. Madaling maging magulang, bakit? Makabuntis ka lang, may anak ka na. You're already a parent. Pero hindi ang pagiging magulang. Bakit? Kasi ang pagiging isang magulang is a great responsibility. Hindi lang sarili mong responsibilidad mo, kundi meron ka ng panibagong tao na responsibilidad na kailangan mong buhayin. Kailangan mong turuan maging isang mabuting tao, maging isang magalang na tao, isang tao na magkaroon ng prinsipyo na ayon sa kalooban ng Diyos, isang tao na mayroong takot sa Diyos. Sino po dito ang may mga anak na taas ang kamay? Pakibaba po ang inyong kamay. Sino dito ang may mga anak na malalaki na? Hindi na po teenager, matatanda na din. Ayan. Sino po dito na may problema sa kanilang anak? Ayan. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, ano? Hindi maiaalis sa realidad ng mundong ito, sa pagiging mananampalataya natin, na kahit tayo po ay mga lingkod ng Diyos, minsan ang pagsubok na sa loob ng tahanan. Nasa anak, nasa asawa or nasa anak. We are being challenged. Kasi meron nga po ang kakilala, no? Council member ng isang PFCC, problema niya yung kanyang anak. Imagine, council member siya. Sabihin, hindi basta yung kanyang tungkulin sa ubasan ng Panginoon. But despite that, sakit ng ulo yung kanyang anak. Kasi minsan, hindi naman kasalanan ng magulang. Minsan, hindi naman kasalanan ng magulang. Kasi kahit minsan anong gawin mong mabuting bagay, pagtuturo, malakas pa rin ang impluensya ng environment. Yung mga nakakasama niya outside the house. So going back, madaling maging magulang, pero hindi ang magpaka-magulang. Alam niyo po yung lolo ko, ano? Yung lolo ko. Wala kayo sa lolo ko. So yung lolo ko, ayan, may halong Espanyol yun. Sabi ko, sayang hindi ko nakuha yung ilong ng lolo ko. So, maganda talaga ilong ng lolo ko. Yung ilong ko medyo malapad eh. So, anyways, ang lolo ko po, ano? Ang kwento ng lolo ko bago sila pumanaw pareho. Yung lolo ko, babaero, mabisyo. Sigarilyo, alak, laging lasing,
May maraming pera, madaling kumita ng pera. Tapos, nang bababae. Pero, nung nagkaanak siya, nagbago. Napakaganda ng prinsipyo ng lolo ko. So, sabi ni lolo ko, bakit ka nagbago? Kasi ayaw kong makita ng mga anak ko yung bad example. Gusto ko lumaki yung mga anak ko na matino at maayos. So, madaling maging magulang, pero mahirap magpaka-magulang. Palagi po nating tatandaan na ang mga magulang, you are the very first example na tutularan ng mga bata. Bakit? Ang disiplina, ang pagmamahal, ang respeto, ang magandang pag-uugali, unang natututunan dapat sa loob ng tahanan. Amen po ba? Amen, amen po ba? Una, this is a senior teacher. Na palasagot yung bata, palasagot yung anak mo. Hindi tungkulin ng teacher na disiplinan. Ang disiplina, unang natututunan sa loob ng tahanan. Now, another thing. Madaling gumawa ng bahay, ngunit hindi ng tahanan. Madaling mag-build ng house. Kung may pera ka, may materyales, magbubuo yung bahay, pero hindi ng tahanan. Mahirap bumuo ng tahanan, lalo na kung hindi nyo kasama ang Panginoon. Ang Panginoon pa rin, mga kapatid, ano, ang nagbe-bless sa loob ng bawat sambahayan. Ang Panginoon pa rin ang nagbe-bless sa bawat tahanan. So we can also consider na tahanan, it is a home. Kahit ang mga magulang ay OFW at bata, ang mga bata nandun lang sa loob ng bahay. Lalo na kung ang mga bata may respeto at pagmamahal sa kanilang mga magulang. We can consider that as home. Bakit? Kasi maganda yung ugnayan ng nanay at tatay, maganda yung ugnayan sa kanilang mga anak, maganda yung ugnayan ng kanilang mga anak. And especially, meron silang takot sa Panginoon. We can call that as home. Bakit? Kasi naghahari sa loob ng pamilyang yun yung kalooban ng ating pong Panginoon. Meron silang pagkakaisa, meron silang pagmamahalan, meron silang respeto. Amen po ba? Now, ito po yung pagninilayan po natin, ano? Making house a home. Ayan. So, ito po yung dalangin ko sa ating Panginoon. Ano? Nawa, lahat ng mga mananampalataya ni El Shaddai, lahat ng mga prayer partners, hindi lang basta bahay ang meron sila, kundi tahanan. Where they can feel safe, ang bawat isa, na kapag may mga bisita tutuloy sa kanilang bahay, mararamdaman nila na parang feel at home. Maganda yung aura ng kanilang bahay. Kasi nandun ang presensya ng Panginoon. So, making house a home. So, home is a safe place. Home is where love and respect is first learned. Home is where one's personality is developed and formed. And home is where growth is encouraged. Kapatid, ang hirap kasi ngayon sa society, yung pagdidikta ng mga magulang kung minsan. O ikaw, anak. Although nagpo-provide naman sila ng pangangailangan. O ikaw, anak, maglaan mo, doktor ka. Ay, gusto ng anak maging artista. Gusto ng anak maging scientist. O ikaw, anak, paglaan mo, architect ka. Kung may pang sustain, salamat naman sa ating pong Panginoon. But remember, home is where growth is encouraged. Ano po, mali kasi minsan, nadidiktahan ng magulang kung anong gusto nang mangyari sa kanilang mga anak. Remember, na hindi habang buhay, nariyan kayo para sa inyong mga anak. You need to teach the child, your children, to be independent, to be decisive. Pero ang kanilang mga desisyon, syempre, nakaugat pa rin sa tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. But, home is where growth is encouraged. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po natin? Now, presence is very important. Kasi hindi mo maituturing na tahanan yan or home kung wala ang presensya doon. Kung wala ang presensya ng magulang. Kung wala ang presensya ng bata. Kung wala ang presensya ng bawat isa. Hindi mo maituturing na tahanan yan. So presence is very important. So the presence of father, parents, father and mother, and presence of children. But it takes more than parents and children to make a home. So ano po ba yung mga presensya ng mga bagay na that we can consider na po na ang isang bahay ay maging isang tahanan. So meron na po ako kukwento sa inyo, no? May mag-asawa na although sila ay nagsisimba, pero ang tawagan nila sa isa't isa, demonyo at demonyita. Ikaw demonyo ka, lumayas ka na lagi nila sa inyo. Ikaw demonyita ka, kakauwi ko lang, binubong nga ako na naman ako. So nung bata, elementary, tinanong kanyang teacher, ano bang tawag ng papa mo sa mama mo? Demonyita po. Anong tawag ng nanay mo sa tatay mo? Demonyo po. Ano ba yung bahay niyo? Impyerno po. Kasi yun ang naririnig palagi ng bata. So, yung batang yun,
He cannot consider their house a home. Bakit? Kasi hindi niya ma-feel yung pagmamahal sa kanyang mga magulang. Alam niyo po na meron po akong nabasang parenting book, napakaganda na kanya sinasabi. Habang bata pa ang inyong mga anak, huwag yung papakita nag-away kayo sa harap nila. Huwag yung papakita nag-away kayo sa harap nila. Bakit? Kasi kapag ang bawat isa ay galit sa isa't isa, po, kapag matindi ang galit, may makasabi kayong mga salitang masasakit. At yan itatanim sa isip at puso ng bata. Magiging normal sa bata na mapakinggan yung bagay na yun, magiging normal para sa kanya yung mga hindi magagandang salita. At magugulat ka na lang, sasabihin din sa iyo ng anak. So hindi dapat pinapakita sa mga bata, sa harap ng mga anak, ano po ang mga bata, na nag-away ang mga magulang. You could fight, you could argue, but sabi nga, gawin yung privado. Keep it private. Para makita ng mga anak nyo na yung problema, sinasolve nyo personally. Amen po ba? Amen, amen po ba? Nasusundan po ba natin? Ang problema kasi may dear brothers and sisters, hindi naman mas nare-resolvehan kapag nagsisigawan pareho. Amen po ba? Kapag pareho kayong nagsisigawan, pareho kayong gusto nyo marinig ang inyong mga punto, hindi talaga mare-resolve yun. Kasi walang gustong makinig. Pero kung ang isa handang makinig at magpakumbaba, ano mang hindi pagkakaunawaan yun sa pagitan ng mag-asawa o sa family, mare-resolve ka. Amen po ba? Alam, mahina yung amen. 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 So siguro mga kapatiran natin, mga bungangera din. Ano? Sabi ka ng nanay ko, di naman daw may iwasan yun para sa isang babae. Para kasi napapagod naman daw sila, kung maghapon, kasi asawa pa nila, pasaway. Ano po? But you know what, my dear brothers and sisters, kapag ka si Lord talaga nagahari sa pagitan ng mag-asawa, nagiging bungangera man minsan, ay nadidisiplina din, nagsosorry din. Ano po? At now, ipapaunawa din sa mga bata ng maligin. So what are the presents na kinakailangan para ang isang bahay ay maging tahanan? So una, it takes the presence of love and respect. Sabihin po niyo, love and respect. Love and respect. Ayan, pagmamahal at respeto. At alam niyo po ba na ang respeto, ito po ay nakaugat sa pagmamahal. Amen. Hindi mo kayang respetuhin ang isang tao kung hindi mo siya mahal. Nagagawa mo siyang respetuhin kahit ano pa yung kamalian niya, kahit ano pa yung magandang hindi niya nagagawa. Kasi mahal mo siya bilang tao. Mahal mo siya bilang kapatid. Nasusundan po ba natin? Nasusundan po ba natin? Nire-respeto mo siya kasi alam mo na meron siyang dignidad bilang isang tao. So respect is founded in love. So the presence of love and respect. So according sa ating pong binasa, no, ang sabi nga, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Sa verse 25 natin pong binasa, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Pangatlo po, sa Ephesians chapter 6, basahin ko po sa English, ano? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. So ang itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos, ano, ay hindi lamang pagmamahal at respeto sa pagitan ng mag-asawa, kundi sa pagitan ng magulang at ng anak. Ibig sabihin, sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan, dapat umiiral yung presensya ng pagmamahal. Dapat umiiral yung presensya ng respeto sa isa't isa. Ang mga magulang, paano bang irerespeto ang kanilang mga anak? So siguro, marami kayong may isip na idea, no? Marami kayong may isip na masasabi na, sa ganitong paraan ko nirerespeto ang aking anak. But you know what? Isa sa paraan ng pagbibigay respeto sa inyo pong mga anak ang pagbibigay sa kanila ng kalayaan. As long as hindi sila gumagawa ng bagay na immoral at hindi naayon sa kalooban ng Diyos, bigyan nyo sila ng kalayaan. Because we also need freedom to discover the things we are passionate about. Amen po ba? Amen po ba? Kung hindi natin bibigyan ng kalayaan ng ating pangalit, kukulong lang sa bahay, hindi mahanap ng anak mo yung pakikipagkapwa. Hindi siya matututo ng mas marami pang bagay.
Nung unang panahon nga po, mga kapatid, ano, ang mga bata, pag alas 6 na wala ka pa, palo ka sa akin. Pag alas 6 na, hindi ko pa nauwi ng bahay, andyan yung tabo, palo ka sa akin. Nandyan yung hanger, andyan yung walis, andyan yung chanelas, ayan, mapapalo ka sa akin. Kasi, pag alas 6 dapat, bago magtakip silim, nakauwi na ang mga bata. Pero sa panahon ngayon, ano po, anak, lumabas ka naman. Ano, meron ng gadget. Andyan ang TV, andyan na ang computer, andyan ang cellphone. Ano po, andyan na ang mga tablet. Ano po, para sa mga kabataan. But, going back, love and respect is also a duty of parents to their children. Lalo-lalo na para sa mga bata, para sa mga anak. So, para sa mga kabataan po na nakikinig dito, ano, ngayon, gaano man kataas ang inyong narating sa edukasyon, gaano man karaming degree kung meron kayo, respetuhin at mahalin pa rin natin ang ating mga magulang. Kasi nariyan sila habang buhay para gumabay sa atin. Amen po ba? Amen, amen po ba? Sabi nga, no, yung paggabay, guidance is a lifelong duty and responsibility of a parent. Lalo na sa atin po, mga Pilipino, no, we are family-oriented. Kaya nga, ang mga lolo't lola, kasama pa minsan sa loob ng tahanan. Ano po, kinukupo pa rin, kasama pa rin. Ayan. Kapag ang mga bata, pinapalo ng nanay at tatay, to the rescue, si lolo at si lola. Huwag kong paluin yung kapo ko, nasasaktan. Ano po? So, ang duty, the presence of love and respect, ano po? Ito po yung duty ng both, ano po, ng parents and ng children, na dapat umiiral sa loob ng tahanan. Kasi nga, sabi ni St. Augustine, ano, love is the beauty of the soul. Kapag marunong kang magmahal, gumaganda ka. Kapag marunong magmahalan sa loob ng pamilya, nagiging maganda ang samahan ng pamilya, nagiging maganda ang aura, ano po, ng inyong pamilya. Hindi ko po alam kung na-experience yun, ano, pero na-experience ko na po ito, na may mga bahay na hindi ka komportable. Parang hindi mo ma-feel yung pagmamahal sa loob ng bahay. Parang ang awkward, you know? Parang gusto mo agad umalis. Pero may mga bahay, kahit maliit, ang sarap manuluyan. Amen. Bakit? Kasi nandun ang presensya ng Diyos. Where there is love, there is God. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So, balikan po natin, ano? Love is the beauty of the soul, according to St. Augustine. So, for us to show love and respect, ito po yung tatandaan natin, ano? Submission, obedience, understanding, listening ear, and heart. Kapag meron yan sa loob ng tahanan, kapag meron yan ang tatay, ang nanay, ang mga anak, kapatid, magiging maganda ang samahan sa loob ng pamilya. Amen po? Amen po? So, ang submission, ang asawa, nagsasubmit sa kanyang asawa, ang mga anak, nagsasubmit sa kanilang mga magulang. Obedience ang mga bata, ang mga anak, marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Understanding ang bawat isa, lalo ng mga magulang. Ano po, understanding, napakahalaga po niya. And syempre, listening ear and heart. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Alam niyo po, nalulungkot ako sa mga kabataan na hindi nila kayang magsabi sa kanilang mga magulang. Marami yan sa kaso sa ngayon. Kaya maraming kabataan ang napapariwara kasi yung problema nila, hindi nila masabi sa kanilang parents. That's also a problem. Ano po, kasi kung kanino ka man dapat unang makapag-open up ng problema mo bilang kabataan, dapat sa magulang mo yun. Bakit? Kasi in the end, family is family. Sila pa rin ang tutulong sa'yo. Pananagutan ka pa rin ng magulang. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? So, the presence of love and respect. Another, the presence of peace and reconciliation. Sa loob naman kasi ng tahanan, sa loob ng pamilya, hindi maiiwasan na magkakaroon ng argumento. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng pagtatalo-talo. Kasi kahit sabihin mo, mga anak mo yan, yung anim na anak mo na yan, iba-iba ang isip niyan. Iba-iba ang pananaw niyan. Amen po ba? Sino po sa inyo may mga kapatid, taas ang kamay? Ayan. So yung mga may mga kapatid, dumating din sa punto na kayong magkapatid, nag-away din kayo. Tama po ba? Kasi kahit isa kayo ng magulang, meron kayong pagkakaiba sa pag-iisip. Pagkakaiba kayo sa paniniwala. Ano po, lalo na kapag meron kang mga kapatid na matigas ang ulo. Ayan. So, sa Pilipinas kasi, ano, kapag mga bata, magkakasama sa isang kwarto, kaya naman sa isang cabinet, magkakasama din. Yung mga damit. Ano, si Bunso, kukuha ng damit. And kakaayos lang ni panganay, nagulo na naman. Tapos hindi inayos ni Bunso, magsisimula ng
away. Sisimula ng dulo. Yung damit ni Kuya, sinusuot ni Bunso. Musong-uso yan sa Pilipinas. Ano kasi magkakasama sa isang kwarto ang mga magkakapatid. But sabi nga, ano, kapag nandoon ng presensya ng payapaan and reconciliation, magiging masaya ang pamilya kahit anong problema. Kasi marunong makipag-reconcile ang bawat isa. And according to Ephesians chapter 4, verse 26, ano, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. So this is very particular para sa mga mag-asawa. Ganun po kung narinig na kwento ng mag-asawa. No? Kapag sila ay hindi nagkaaway, pagkatabi silang natutulog. Kapag magkaharap, minsan, nagkayakap pa. Pero kapag mag-aaway sila, magkatabi pa rin naman sila matulog. Yun nga lang, yung ulo ng isa nasa taas, yung ulo ng isa nandito sa baba. Ano, hindi sila magkasundo. So do not let the sun go down while you are still angry. Kasi sa totoo lang mga kapatid, mahirap matulog, mahirap papayapa ang kalooban mo kapag meron pang galit sa puso. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba ang sabi ng psychology? Para maging masarap ang tulog mo, kailangan relax ka. Kailangan payapa ka. Siguro yung mga tao hindi makatulog, siguro yun yung mga tao may kinikimkim na galit. Siguro yun yung mga tao hindi payapa ang kanilang kalooban. Yun yung may mga tao hindi nila mapatawad ang kanilang mga sarili. Nasusunod po ba natin? So pangalawa, mga kapatid, ano, presence of peace and reconciliation. So in order for us to achieve peace and reconciliation, mahalaga na ang bawat isa may openness sa kanilang isip at sa kanilang puso. Openness of one's mind and heart. So be willing to acknowledge one's own fault. And then lastly, willingness to apologize and to forgive. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Isang tanda. Ng Kristiyano. Na nagmamature. Sa pananampalataya. Marunong umamin. Sa pagkakamali. Amen po ba? Pati isang tanda ng Kristiyano nagmamature sa kanyang pananampalataya is he acknowledges his faults, his sins, at hindi siya nalinisin ng iba. Hindi siya gumagawa ng excuses. Inaako niya yung sarili niyang pagkakamali. Bakit? That is a point for her or for him para mag-grow. Amen po ba? Kapatid, ang bawat isa po sa atin, lumalag po tayo kapag tayo nagkakamali. Losing and making faults, ano po, pagkakamali, is also part of growth. Bakit? Sa isang tao naman kasi mga kapatid, hindi ka mag-grow kung lagi kang nananalo o lagi kang tama. Minsan kailangan mo rin magkamali para ikaw ay matuto. Amen po ba? Nasusunod po natin. So, be willing to acknowledge one's own fault. Dahil na sa inyo pong mga asawa, no, matuto po kayong humingi ng sorry. Matuto tayong magpakumbaba. Ganun din sa mga magkakapatid. Ayan. Lalo sa mga magkakapatid sa loob ng bahay. Na po, yung mga kapatid ko, kung nakikinig kayo, ayan, matuto kayong amuin ang inyong pagkakamali. Sabi nga, willingness to apologize and to forgive. Hindi yung ikaw na yung mali, ikaw pa yung matapang. Ayan. Kasi, mahalaga na merong peace and reconciliation. Ano po? Kasi yung bagay po minsan na kahit maliit, ano po, kapag ito'y naiiwan sa puso, hindi kayo nakakapag-reconcile, dumadating yung panahon, lumalaki yun. Nagiging hatred yun. Nagiging grudge yun minsan. Kaya kahit magkakapatid, nagpapatayan. Nasusunod po ba natin? Nasusunod po natin. Lastly, my dear brothers and sisters, the presence of God is very important. So according to 1 John 4, verse 16, God is love. And he who abides in love, abides in God, and God in him. Kapatid, kapag sa loob ng tahanan, kapag yung simpleng bagay na ginagawa mo para sa mahal mo sa buhay, para sa pamilya mo, yung simpleng sacrifice yung ginagawa mo para sa pamilya mo at mahal mo sa buhay, hindi man nila ma-appreciate yun. But if it is founded in love, magpo-prosper ang gagawin mo. Magtatagumpay ang gagawin mo na yun. At ngingiti ang Panginoon. Ngingiti ang Panginoon. Bakit? Kasi yung bagay na ginagawa mo para sa mahal mo sa buhay, may kasamang pagmamahal. Sigurado magtatagumpay yun. Amen po. Amen po. Kaya nga, ang panalangin ko rin po, no, para sa mga OFW na iniwanan ang kanilang mga mahal sa buhay, nagsakripisyo, mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, nawa, yung kanilang mga anak
ano po, ay lumaki na may takot sa Diyos, lumaki na may pagtanaw ng utang na loob at pagmamahal sa kanila. Yung kanilang asawa naman na iwan, maging faithful sa kanila. Amen po. Alamay na yung amen. So, remember, no? God is love, and he who abides in love, abides in God. Okay. So, gawin natin yung paglilingkod na inyo, natin ngayon sa ating mga kapatid, sa ating mga asawa, kung sa inyo palang mga asawa, no? Ayan. No, may kasamang pagmamahal po. Ayan. So, may mga pagkakataon talaga na bilang mag-asawa, dadaan kayo sa mga hindi pagkakaunawaan. Pero kahit hindi kayo nagkakaunawaan, piliin niyo pa rin paglingkuran sila. Kasi ito ang mabuti, ito ang tama, at ito ang kalooban ng Panginoon. Kapatid, walang mararating ang pride. Walang mararating ang pride. Katandaan niyo, pinag-isa na kayo ng Panginoon. Every problem should be settled by you. Amen po ba? Walang ibang makakaresolba niyan, hindi yung mga marites niyong kapitbahay. Hindi yung mga marites niyong kumari. Kapag sa mga marites niyong kumari kayo lumapit, lalalalo yan. Ano po? Walang ibang makakapag-lisyon kundi kayo din. Nawa, dalangin natin sa Panginoon ano, na bawat pamilya, especially ang bawat mga magulang, ay magkaroon ng pag-unawa at pusong marunong makinig na pumula sa atin pong Panginoon. Nawa, pagkalooban ng bawat magulang ng kapakumbabaan para ano man ang problema na kanilang pagdaanan, maresolba nila pareho. Kasama ang Panginoon. Magsatay po tayo lahat, mga magulang. Kapatid, sa pamamagitan po ng himig na ating mapapakinggan, maging panalangin po nawa natin ito. Sabi nga sa awitin, maghari ka o Diyos sa ating buhay, sa ating puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban. Kapatid, kalooban ng Panginoon na ang bawat tahanan maging masaya. Kalooban ng Panginoon ang bawat tahanan ay pagpalain. Kalooban ng Panginoon ang bawat tahanan maghari sa kanila yung pagtutulungan. Pagtutulungan ng mga magkakapatid. Pagtutulungan ng mga magkakamag-ana. Unahin po natin mga kapatid na pagharian tayo ng ating pong Panginoon. Kasi balikan po natin yung ating pong binasa. No? Balikan natin yung salita ng Diyos na ating pong napakinggan. Tayo po ay ang katawan ng ating pong Panginoon. At siya ang ulo ng katawan. Manong kalooban ng Panginoon siya dapat naghahari din sa ating pong mga bihay. Itaas po natin yung ating pong mga prayer request. So patuloy po tayo lalapit sa ating pong Panginoon. Let us close our eyes with your brothers and sisters. And once again, gawin nating panalangin ang awitin po nito para sa ating pong Panginoon. Kung maghari ka sa aming buhay, Panginoon, at ano man ang kalooban mo para sa amin, ito po nawa ang isang maganap. Lalo't higit para sa aming pong tahanan, para sa aming pamilya. Ay naligtas ako, mag
kasalanan ng iyong mga lingkod. Maghari ang pagmamahalan, maghari ang pagkakaisa, maghari ang pagtutulungan at maghari ang pag-uunawaan. Higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang manahan sa puso't isipan ng bawat miyembro ng bawat pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na bilang mga lingkod mo, especially, kami po ang gamitin mo upang sa loob ng aming mga tahanan, sa aming magmula, Panginoon, ang pag-uunawa, sa aming magmula, ang pagpapatawad, sa aming magmula, Panginoon, ang mananalong presensya na mararanasan ng bawat isa. Ano man, Panginoon, ang nasa sa amin na hindi karapat-dapat sa iyo, tulungan mo kami, O Diyos, na kami po ay magbago. Patuloy mong baguhin ang bawat isa po sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito, na ano man ang pangangailangan ng aming pong pamilya, ng aming mga mahal sa buhay, patuloy mo po itong katagpuin. Kung sino man sa loob ng aming tahanan, Panginoon, ang may mga sakit at karamdaman, sa pangalan mo, Jesus, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay. I-extend mo, Lord, ang iyong mapaghimalang kamay. Pagalingin ang aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin na ang bawat membro ng aming pamilya na pinanghihinaan, Panginoon, Ikaw po ang maging kalakasan. At patuloy namin na dalangin, O Diyos, na Ikaw ang maging liwanag sa loob ng bawat tahanan. Ikaw ang magbigay buhay sa bawat isa at sa bawat pananampalataya. Muli, Panginoon, ito po ang aming mga isinasamo at itinadalangin sa iyo. At naniniwala kami na sa gabi nito, uuwi kami taglay ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Uuwi kami taglay ang pagbabasbas at pagpapala mo, Panginoon. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talampakan natin ang ating Diyos sa buhay. Maraming salamat po mga kapatid at magkita-kita po tayo ngayong darating na linggo. Dito po tayo sa taas sa Fatima. So same time, mag-start tayo sa banal ng misa ng alas 12. Maraming salamat po. God bless us all. Count your blessings and let us give thanks for the Lord. Thank you.